Magandang araw po sa inyo, guys. Malungkot na balita lang na nangyari kanina. Nasunog po kasi yung isang plastic factory na malapit po sa flyover na ginagawa from Quirino Avenue, diyan po sa may malapit po sa may Plaza Dilaw sa Paco. Nadami po itong flyover, grabe po yung damage. Halos bumagsak po yung pinaka-flooring nito. Grabe kasi yung apoy kanina. Sa lakas ng hangin, matindi po yung ibinubuga ng apoy. Kung mapapansin nyo, yan po. Nag-collapse po yung tulay. Yung sa bandang baba, yan po yung ginagawa pa lang dati. Na kita niya naman talagang puspusan nilang ginagawa yan para matapos yung problema natin sa traffic. Kahit pa paano, malaki may tutulong nitong bridge na to, nitong flyover. Minamadali na nga po tapusin to eh. Dahil matindi po yung traffic problem sa atin. Kaso ito po yung nangyari. Nasunog. Grabe po yung damage. Mabuti nga hindi po tumawid sa kabilang kalye yung apoy. Dahil kundi mas lalong malaking damage. Ayan po, pansinin niyo po ang tulay. Grabe. Bumagsak po yan sa tindi ng lakas ng apoy. So, panibagong gastos na naman yan dahil milyon-milyon yung ginagastos ng gobyerno para mapadali yung tulay na yan. So, another consume na naman ng pera, ng oras, ng effort bago maitayo ulit yan. Malamang totally babagoy na naman yan. Ilang araw na lang na kasi ididikit na po yan dun sa may flyover from Quirino Avenue. Balita ko, itong April, i-operate na yan eh. Kaya lang, ganyan na nangyari. Kaya ang hirap, kailangan talaga dobling ingat. Ayon po sa isang nakausap ko kanina, meron daw tinapon na sigarilyo dun sa basurahan. Dun sa flammable na items, sabay lakas po ng hangin, dun po nagsimula yung malaking apoy. Kaya taste na naman tayo ulit sa traffic dahil nga sa nangyaring ito. Sana magawa ka agad ito dahil sa tindi ng traffic na dinaranas natin dito sa Maynila. Kaya hopefully actionan ka agad dito para sa ating lahat, para sa ikaluluwag ng traffic ng buong Maynila. Maraming salamat po, guys. Mabuhay po kayo. Thank you po.